At tulad ng ating nabanggit kabayan, dumalo ang ating alamin sa AFC meeting ng Provincial Agricultural and Fishery Council o PAFC sa lungsod ng Tugigaraw na kung saan ay pinag-usapan ang ilang issue na kinakaharap ng buong lalawigan. Mula Apari hanggang sa dulong bahagi ng Cagayan, Kabayan, ang ilang issue kabayan na kanilang tinalakay ay ang problema sa illegal na paglalapat ng rice tag sa mga ipinagbibiling binhi ng palay at ang mabilis na pagguho ng lupa o soil erosion sa maraming bahagi ng nasabing lalawigan. Naging masigla ang kanilang pag-uusap at bawat isa'y naghain ng panukala upang malutas ang mga nasabing problema at binigyang halaga naman ng mga pinunong dumalo sa kanilang pulong. Nabuksan ang nasabing pulong sa pamamagitan ng PAFC coordinator na si Ms. Vivian Guillermo at sa pangunguna ng kanilang tagapangulong si Ginoong Josue Valderrama. This is our regular meeting for the month of July. We are indeed very lucky today kasi we have with us the Kajeri ng ating alamin. So this is just a great opportunity for our Provincial Agriculture and Fishery Council to be known all over the Philippines. You know, it is not paminsan-minsan lang to. Ito na lang talaga yung pagkakataon natin to show to the entire nation that the PAFC of Cagayan is indeed a very active council. Welcome to our monthly meeting. And it so happened that we have today, may video tayo, lahat naman ata tayo guwapo, and at guwapa. I have in here our attendance sheet, and there are 37 signatures, of which majority are present, and I declare that there is a quorum. Naging mainit at masigla ang usapan ukol sa soil erosion sa kanilang sakahan. Our problem is about erosion. Erosion is a natural phenomenon ever since happened. No? But it only became worsened and tremendous because of the application of glyphosate. We have now the new technology as expressed by our provincial agriculturist, Mildred, and another technology presented by the handsome gentleman, which is known as the salt technology and the biochar technology. But I do believe that this technology will be hard up if we will still continue in using this killer chemical glyphosate. Meron pumunta sa Gonzaga for the technical assistance on the forest land use. So I'm one of the technical men who attended that particular meeting to divide the area. What we'll go and do now to that of the sabi nila watershed? Mm-hmm. Because there are two protected watershed in Gonzaga. We have the Bawa and we have the Wangag. The Wangag River will go to Lalo and Kataran, some of the water there. So that will be our problem. Plus maybe, what will be happen in the coastal town in the long run? So now, if this area will be denuded by those so protecting plants and animals there, then that will be also problem in Gonzaga because of that watershed that we have. There is a new technology which is about biochar. Have you heard about biochar already? Biochar is a product of semi-burning of agricultural refuse such as corn cobs, rice hulls, pineapple peels, and etc. An example of which is the carbonized rice hull. That is a biochar. Now biochar is now being promoted as a solution to soil erosion.
especially in areas wherein yung ano po yung mga topsoil are already gone. And so what they do is that they apply biochar, because biochar has millions of ano to yung micro holes na sinasabi nila, which could hold and which could absorb water. Doon sa demonstration farm ba na ginagawa ngayon sa Chagat at Jadi, ano yung maaaring makikita nating projects doon? Meron bang naka-integrate na livestock? Yeah, yun kasi ang gusto kong sabihin. At pati na rin yung concern kanina ni Papsima sa sagot doon, kasi meron na rin ako nakitang salt project actually doon sa Davao yan as early as 1992 nung nagkuha kami ron. Ang salt program nila doon is merong integration ng crops and livestock. Yung kanilang in between yung kanilang contour na tinataniman, no, nandun yung corn project nila for whatever, mga feeds for animals. But yung tinanim nilang contour, doon sa contour mismo, are harvested for livestock feeds. Yun ang mga roughage nila. Kaya yung mataas na sinasabi, kasi you have to maintain that eh. Hindi mo pwedeng pababayaan lang yan. I don't know, I'm not particular with the nutritive value ng vetiver. But yung mga nakita ko noon are shrubs na itinatanim nila dun sa kanilang mga contours. And yun ay talaga trinitrim nila, minimaintain. Yun ang pinapakain nila ngayon sa livestock. And tataba naman, yeah. It's a the cut and carry, zero grazing management. Especially, palagi natin naririnig kanina, naririnig ko may mga integration nila doon at yung mga longitudinal project, gaya pagtatanim ng coconut, pagtatanim ng rubber tree. But we know, yung mga gumagamit doon sa mga contour na ganyan, yung mga sloping area na are farmers na mahihirap na they want short gestating project. Gusto nila na in a few months, meron na din silang income ng pagkukuhanan. Kung puro long gestating project lang ilalagay natin doon at wala silang pagkukuhanan ng income sa long, short period, ang mangyayari niyan is pupunta ulit sila sa mga ibang area, ganun din ang gagawin nila. So, probably kung gagawa tayo ng demo siguro natin dito sa Cagayan, we integrate long and short gestating projects. We integrate crops and livestock projects para makakaroon tayo talaga yung cycle. Yung animal, kakainin yung grass. Tatay yung ngayon yung animal, magiging pagkain din ng grass. Ganun lang po siguro yan. For the information of everyone, the Provincial Agricultural Fishery Council Chair was with me attending the briefing about your problem, represented by the Assistant Secretary in Agriculture, Assistant Secretary De Luna. It was all about your problem. It's about a technology that would preserve our land from degradation and many more. So all the programs that you were telling are now involved in the technology, like planting of trees, like banana, other agricultural and forest trees, having such fishery program, having such vegetable program, and all. I believe it is now the concern of the Provincial Agriculturist Office to focus on this technology, salt technology. At nagkaroon ng pagkakaisa ang lahat na kanilang iaharap sa mga kinaukulan ang ukol sa tagging ng mga ipinagbibiling binhi ng palay. Good morning po. Artson Koresma, MAPSI Chairman ng Alakapan. So far yung problema po natin noon, Chairman, diba gumawa tayo na ng resolution, submitted to region. Sa ngayon po, yung paglilibot-libot namin dun sa amin, yung mga nagbebenta ng antag seeds noon na retailers, meron na po silang tag. Nasisihan po kami na meron na rin kaming nakikitang tag seeds doon para naman po hindi kawawa yung mga kababayan nating farmers na bumibili ng wala man lang authentication ng
pagka-certified kung wala talaga yung tag. So, kung sakaling meron man at meron pang naiwan dun sa market, siguro gusto kong ipabot sa DNFC na siya na lang po ang tutulong sa atin para hindi na natin masyadong i-discuss dito sa atin. Ituturo ko na sa DNFC. Kumbaga dun sa NMIS, National Meat Inspection and Sanitation, na nakokontrol o nakokompiscate yung mga hot meat, di pa pwede kaya sa hot seed, yun lang po. In connection with the issue of fan-tag seeds, sa balis sa Gonzaga po noon kasi sir, pumunta po kami for the evaluation of MAFC. So, parang nakita lang na, parang nadaanan lang po namin dun sa mga stall na may mga nagtitinda pong talagang untag seeds. So, kumuha po kami ng mga pictures dun sa tapos initial interview po para dun sa owner. So, sabi po ni Sir Acosta, tsaka dun po sa taas po, kasi nag-forward po tayo ng mga resolution dun po sa issue na nagsisell po tayo ng untag seeds. So, doon po kasi po, para po ma-justify yung resolution po natin, hinihingi po nila yung monitoring po. Sana for initial monitoring po sana, sir, pwede po natin ilagay doon yung name ng establishment. Tapos yung mga, doon po kasi sa ako, sir, di ba may mga seed growers na nakalagay. Pwede po natin ilagay doon yung mga seed growers doon sa sack. Kung ilan po yung mga bags na nandun, tsaka kung sino po yung distributor or yung nagde-deliver ng mga seeds, tapos yung address po. At tsaka kung pwede po sana, sir, makuha yung resibo or copy po ng resibo, pakiusapan na lang po yung nagtitinda para din po dun sa ipaliwanag na din po yung mga disadvantage ng ganun po. Para po ma-justify yung resolution natin na na-forward. Tsaka, isa din po itong issue na in-specify namin dun sa papers po ng PAFC Cagayan dun sa Gawad Saka, ma'am. Baka po i-raise kasi to sa evaluation, para may maipakita rin po tayo na justification dun sa evaluation. PAFC Meeting Kabayan sa Lalawigan ng Cagayan na naganap sa lungsod ng Tugigaraw. Talakayin may layuning bigyang kalutasan ang mga problemang kanilang kinakaharap at palakasin ang mga programang makatutulong sa kanilang kabuhayan. Provincial Agricultural and Fishery Council ng Lalawigan ng Cagayan. Ipagpapatuloy po natin, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang saglit. At matapos ang masigla at produktibong talakayan ukol sa naihandang paksa sa nasabing pulong ng PAFC ng Cagayan, binigyang linaw at diin ng mga naghain ng isyu sa nasabing kapulungan ang mga bagay na ito sa isang pakikipanayam na ginawa ng ating alamin. Chairman, ano po ang kahalagahan ng ginawa po ninyong pagpupulong dito sa Cagayan? Ang kahalagahan nun ay i-highlight yung mga problems sa Agriculture and Fishery Council. Kagaya ng yung unang agendum na updates ng soil conservation. Alam naman natin na ang Cagayan Valley may patag tapos may mga mountainous areas. Ngayon, sa soil conservation, nag-umaangal ng mga tiga-apari usually na yung mga silt galing sa taas pumupunta na sa kanila. Kaya yung Cagayan River puno na ng silt. Ngayon, tinutumbok natin ang problema kasi galing dun ang silt sa itaas. Kaya naisipan through the help of the World Food Program na gagamit ng Indian grass called vetiver na itatanim doon sa taas para mamitigate yung
yung pagbaba ng silt. Kasi ang vetiver po ay magandang pang to anti-soil erosion grass yun. Kaya ito ang ipinopromote namin. Ngayon, yung isa naman, yung na nag-originate sa Cagayan, yung Antag seeds. Marami kasing seeds na pinagbibili ng mga seed producer sa mga magsasaka na ewan ko kung anong rason, siguro overproduction ang suspetsya namin, na ipinagbibili na walang tag. Eh, this is against the protocol sa pagtitinda ng seeds, binhi na galing sa mga seed producer. Yun ang ina-addressan namin. Ano pong binabalak ninyo being the head, the chairman of the Provincial Agricultural and Fishery Council? Ang binabalak namin gawin as a group, eh, i-advocate namin ang propagation ng vetiver. Dahil nakikita namin na ito lang ang klaseng intervention na pangmadalian. Kasi grabe na ang sitwasyon. So, it demands a drastic action also. Nakikita namin na yung mga ibang areas, eh, ang iniisip ay yung hardwood, mga other hedgerows. Pero sa aming pananaw, with what I saw in Apari, lalo na yung nakita ko yung rows ninyo ng vetiver doon sa mismong banks ng Cagayan River, eh talagang what I can say, talagang ang nag-prevent ng soil erosion talaga. Provincial Agricultural and Fishery Council sa lalawigan ng Cagayan, nanguna sa isang pulong-pulong na dinaluhan ng mga Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman ng buong lalawigan. Ayon sa mga ulat, ang mga isyong kanilang tinalakay ay lalapatan ng mga resolusyon upang maiharap sa kapulungan ng NAFC. At sa lalong madaling panahoy, mabigyang kasagutan at kalutasan at mailagay sa ayos ang larangan ng pananakahan, pangingisda at pangisdaan sa buong lalawigan ng Cagayan. Ang PAFC ng Cagayan Kabayan ay isa lamang sa mga samahang sinusubaybayan ng palatuntunang ating alamin upang maihatid sa buong sambayan ng Pilipino ang mga nagagawang tulong ng iba't ibang AFC sa buong Pilipinas. Agricultural and Fishery Council na nagsisilbing tulay at gabay ng pamahalaan sa larangan ng pananakahan, pangisdaan at pangingisda sa buong kapuluan. Naihatid sa inyo ng palatuntunang ating alamin sa pakikipag-ugnayan sa NAFC, National Agricultural and Fishery Council ng Department of Agriculture.